your account is already registered to another phone. Ito ang madalas nangyayari kapag na-register nyo ang GCash sa phone nyo. Tapos gusto nyo mag-login sa ibang phone. Bali, ito ay panibagong security update ni GCash sa inyong account para maprotektahan palalo ang inyong pera. Ano nga ba solusyon ni GCash para makapag-login ka sa ibang phone? Kailangan mong mag-login ulit sa mismong phone kung saan una mong na-register si GCash. Paano kung nawala yung phone mo o ninakaw? Ang gagawin mo is kailangan mong puntakin ang iyong network service provider para i-report at temporarily suspend ang iyong account para na rin ma-secure ang iyong funds at mapalitan ng bago ang iyong SIM card na may same number. E paano naman kung nasira ang phone mo at di mo magawang ma-unregistered ang GCash mo? Wala pong ibang option kundi same pa rin. Kailangan nyo pa rin i-report as lost or stolen. Pero may isang paraan mga kateknik para maiwasan sakali magka-problema ang inyong GCash o phone at makuha mong buo yung pera mo anytime, anywhere na may ATM MasterCard. Ang kailangan mo lang ay ang GCash MasterCard. Paano makakakuha? Ang gagawin mo lang ay pumunta sa GCash app, mag-login, sa homepage, tap view all, then tap cards, tapos order a GCash card, then order a card. Siguraduhin po natin na may 200 pesos pong laman yung GCash natin. Tapos tap send me a card. Then next, and choose your delivery method. Dito, pilapan lang po natin yung delivery info. Then next, then confirm, and the last, tap pay, worth 250 pesos. Automatic po siya magdi-deduct sa ating account. At kapag naging successful po siya, maghihintay lang po tayo ng 4 to 10 business days para matanggap ang ating GCash MasterCard. And that's it. Abang-abang na lang po tayo sa update through text ni GCash at carrier para sa delivery. Yan lang po at sana ay nakatulong ang video nito. Huwag kalimutang i-like at i-share para maraming matulungan. God bless!